Mga boss, welcome po sa akin channel. Share ko lang po sa inyo mga boss. Ganito po ba mga boss ang inyong pressure washer? Palyado, parang sinisinok at parang may asma. Ang gagawin natin dyan mga boss, tanggalin natin ang automatic switch at spring dito sa trigger. Una mga boss, tanggalin muna natin ang mga tornilyo sa pressure washer. Dito mga boss, tanggalin lang natin dyan ang mga tornilyo. Pero kailangan mga boss, i-unplug muna natin itong cord. At dapat mga boss, wala nang pressure dito para matanggal natin itong pressure hose. Gamit lang tayo mga boss ng screw. Pag natanggal na natin mga boss ang mga tornilyo, iangat na natin yan. Ito mga boss ang automatic switch. Ito. Ang unang ginawa ko dyan mga boss, in-adjust ko na yan mga boss na yung dito. In-adjust ko na. Okay naman. Pero nang tumagal, bumalik ulit. Palyado ulit siya. Parang may asma ulit. Ayun mga boss. Nalagyan ko ng patalandaan. In-adjust ko yung dati mga boss. Pero ganun pa rin. Ngayon, ang gagawin natin dyan mga boss, dahil palyado pa rin, parang may asma, tatanggalin na lang natin itong automatic switch. Sa pagtanggal nyan mga boss, iangat lang yan mga boss. Ito tulak pataas. Dito mga boss. Tapos tulak. Yan. Yan mga boss. Hindi na natin ilalagay ang automatic switch. Yan na lang yan. Tapos takpan na natin mga boss. Yan mga boss, pag natakpan na at naibalik na yung mga tornilyo, i-connect na natin ulit itong pressure hose. Sa paglagay nito mga boss, ito lakbo muna pa ganon, tsaka muna iikot itong cross cast. Ayan. Pasok muna natin, tapos tsaka na natin igpitan. Tapos i-connect na natin mga boss ang inlet hose. Tulak pa ganyan, tsaka na bitawan itong lock. Ayan. Dito mga boss sa trigger, tanggalin lang natin ang spring. Ito mga boss, mayroon siyang mga tornilyo. Tanggalin lang natin yan. Dito mga boss sa loob ang spring. Ayan. Tanggalin lang natin yan mga boss na spring.
balik na natin. Kailangan kapag walang automatic switch mga boss, kailangan tanggalin yung spring kasi tuloy-tuloy na ang pressure niyan. Masisira ang hose mga boss kapag andito pa yung spring kasi malakas ang pressure. Lagyan natin mga boss ang takip. Ito mga boss, saksak na natin. I-open na natin mga boss. Kapag malakas na mga boss ang pressure dito, kaya mo na ikabit ang spray gun. Ayan mga boss, i-open natin ulit. Ayan. Ayan mga boss, mayroon siyang mga liquor rito pero normal na yan kapag tumagal kasi dito yung o-ring seal na yung parang rubber kaya lumalabas yung tubig dito mga boss. Pero pwede naman yan palitan mga boss na spray gun. Basta yung dito, yung spring, tanggalin nyo na lang mga boss kapag wala ng automatic switch. Try natin ulit mga boss. Ang pag-off nyan mga boss kapag wala ng automatic switch, dito na lang, dito sa body ng pressure washer. Kasi tuloy-tuloy na yan mga boss eh. Hindi na yan magkakaroon ng parang sinok. Sa palagay ko mga boss, dalawa ang dahilan yan, kaya palyado at parang may asma. Sira na ang automatic switch o kaya mailik na ang o-ring seal, yung parang rubber. Sira na rin yung parang rubber. Sa palagay ko lang mga boss. Pero sa ngayon, ang ginawa ko lang mga boss, hindi ko na ikinunik ang automatic switch sa pressure washer. At tinanggal ko na lang ang spring dito sa trigger. Yun lang po mga boss, maraming salamat.